Hello, today, i-demo ko lang kung paano mag-sew ng seeds at saka kung paano gumawa ng sewing tray gamit yung ganitong box at saka soldering iron. Okay, sige, try natin ha. Ito yung tub na ginagamit sa microwavable tub. This is a microwavable tub. Ito yung takit. So, gagawin natin siya sewing tray. Paano natin siya gagawin sewing tray? Lalagyan lang natin siya ng butas. Yung bottom at saka top. Okay? Lalagyan natin itong ventilation holes para makahinga yung chamber. So, lalagyan natin ang drainage hole dito sa ilalim. Okay? So, okay. Paano natin gagawin to? Before that, pakita ko lang sa inyo yung seeds. Seed packs. Ito yung seed pack. Ito medyo matagal na to. In fact, past na ng sew-by date niya. Lagi niyo i-check yung label dito. Andito yung kung ano yung pangalan nung binibili nyo na seed. Ito, Lettuce Iceberg Green Diamond. Ito ay Ramco brand. Tapos, andito yung lahat ng information. Ang pinaka-importante na makita nyo dito, yung sew-by date. At saka yung seed count. Yung approximate seed count. Yung sew-by date. Kapag dapat yung bibilihin yung seeds, laging malayo dyan yung sew-by date para mas mapakinabangan nyo ng gusto. Itong sa akin, pass na to ng sew-by date niya ng December 2017 pa siya nag-expire. Pero pwede pa to, assuming na I preserved it well, I stored it well, pwede pa to dapat, meron pa dito mag-germinate. Tapos ando din yung germination rate. Medyo mababa yung germination rate nito, 85% lang. Most of the time, makakita kayo ng mga 90-something. Okay, so yun yung mga detalye na kailangan nyo makita doon. Tapos, meron din siyang mga contact information dito sa likod. Ayan, asa kayo yung nakanote dito. Ito po ay treated with pesticide. Ayan po, nakasulat din naman yung information dito. Ang sabi, avoid exposure to direct sunlight and high temperature. Keep seeds dry and away from water. Seeds are treated. Do not use for food or oil purposes. Okay? So, treated po. May treated with fungicide yung laman nito. So, hindi talaga tayo pwedeng kainin. So, most of the time, ganito yung makikita nyo yung seeds. Meron siyang, pwede nyo i-open dito. Pupunitin nyo lang. Tapos, ganito yung makikita nyo sa loob. Ayan. Ayan, nakita nyo yun yung buto. Ganyan lang siya. Tapag minsan, meron siyang double pack. Meaning, bukod dito sa foil pack, yung seeds naka-enclose pa siya sa iba pang material, sa isa pang plastic sa loob. Okay? So, pag nabuksan nyo na, bawa, hindi nyo naubos yung laman, pwede nyo naman siya itiklop. Fold nyo as many times as possible para airtight siya. Ayan. Tapos, ilalagay nyo sa mga ganit. Kahit okay lang yung microwavable tub, pero kung makakuha kayo ng airtight container, hindi yun yung gamitin nyo. Lagay nyo lang siya dyan. Tapos, ilagay nyo sa chiller ng ref. Doon sa pinakilalim, kasama po ng mga vegetables ninyo. Huwag po doon sa itaas at mag-freeze po yan. Hindi mamamatay po yung mga buto ninyo. So, doon lang po sa ilalim. Tapos, properly label it and tell your household na yun ay seeds at hindi pwedeng kainin. So, let's proceed with making the tub. Kailangan nyo ng, ang ginagamit ko, soldering iron lang. Yung soldering iron na yun, parang dito ko na talaga ginagamit sa panggagawa ng mga butas sa mga plastic containers kasi mahilig ako mag-reuse. So, kagaya nito, you can use other implement. Himbawa, magpapainit lang kayo ng pako sa kandila, tapos saan nyo i-didiin dun sa material. Ayan. Kunting diin lang siya. At saka, dapat well-ventilated yung kung saan nyo ginagawa ito. Well-ventilated kasi nga, yung fumes, baka makasama sa kalusugan ninyo. Tapos palayuin nyo rin pa tayong mga kids. Hindi naman tumasama. This is just plastic. And whatever it is, yung fumes na lumalabas dyan, hindi kung ano yung nagbe-breakdown yung plastic dun sa ano. Kaya lang, it's still safe to not inhale those fumes. As much as possible, siguro mga 1 inch apart, hindi naman to kailangang tuwid na tuwid. O sukat na sukat. Ayan, ito po yung drainage holes natin sa ilalim. So, in my case, gumagamit ako ng lid. Bakit may lid? Kasi yung lid yung kapag meron takip yung container nyo, nakukulob yung loob ng germination tub ninyo. Tapos, that
keeps the humidity high. So pag mataas yung humidity, mas madali pa mag-germinate yung seeds ninyo. So lalo na kapag medyo luma na yung seeds nyo, mahirap pa germinate, siguro it would help if you have a lid kagaya po nito na pwede nyo butasan. Bakit po binubutasan? Same thing, para hindi naman masyadong kulob na kulob doon. Kapag naman po kulob na kulob kasi yung inyong germination tub, eh tutubuan naman po yun ng fungus. So, lagyan nyo po ng ventilation holes para makahinga pa rin naman yung ano ninyo. Mataas yung humidity pero hindi naman to the point na super saturated na sa loob at mabubuhay na yung mga fungus doon. Ayan. It's almost done. Ganun lang. Tusok-tusok lang. I'll just clean this out. Ayan. Meron na po tayong... Actually, pangit ito. Meron na po tayong germination tub. So, kailangan na lang, lalagyan lang po natin siya ng coco coir. Ito yung aking coco coir. This is from yung coco peat or coco bricks na mabibili niyo sa Ace Hardware. And kung napanood niyo isa kong video na ganito rin yung format, yung coco coir doon ay galing sa UPLB IPB. Iba po yung pinagkukuha nila ng coco coir. Kaya kung mapapansin nyo po, ito medyo pino. Talagang coir lang, wala po yung fiber. So, yung nakukuha po sa, yung binibigay po sa UPLB IPB ay maraming fiber. Kung mapansin nyo po sa isang video. So, lagyan nyo lang po yung... Ayan, sana hindi ako masyado magkalat. Sana makikita ninyo. Ayan. Ayan. So, pupunin na lang natin. Hindi na lang punong-puno. Siguro mga half lang nito okay na. Ayan. Press lang natin. Itong coco coir na tutuyo, I always make it a point na kapag ini-store ko yung coco coir, ay tinutuyo ko siya. Kasi, kapag moist, pwede pang pagtirahan ng mikrobyo yun. So, mas maganda tutuyin nyo. Para hindi panirahan ng fungal spores ang amag yung ano. Hindi naman usual nangyayari, pero, I mean, gaya na kapag ganito, kapag tuyo, magaan. It's easy to work with, hindi dikit ng dikit sa kamay ninyo kapag tuyo yung coco coir. So, kung basa ito, nagdidikit ng sa kamay, mahihirapan lang akong gawa ng video. Okay? So, ito, okay na siya. So, paano natin ngayon ito didiligan? Kasi importante na basa ito bago nyo ilagay yung, yung seeds. Well, actually, pwede rin naman tuyo bago nyo ilagay yung seeds. Pero usually, ginagawa ko, binabasa ko na nga rin. So, how do you do this? Yan. Ginagawa ko bottom watering. Meron ako isang malaking container dito na mas malaki doon sa tub ko. Ayan, pinato ko lang ganyan. Tapos, we'll add water. Lagyan natin siya ng tubig. Dito sa mas malaking container. So, ang mayayari dito, through capillary action, aakyat or sisip-sip ng tubig yung coco coir. Makikita nyo naman yan, mag-iiba yan ng anyo. Mag-iiba ng kulay. So, sa halip ng kulay brown, magiging medyo maitim siya. Hindi masyado kita, no? Pero, it'll be there. Ayan, so, nababasa na siya. So, lagyan nyo lang. Ayan, ang tawag dito ay bottom watering. So, balik tayo sa seeds. Ayan siya. So, gawin nyo lang, maglagay kayo ng konti sa kamay nyo. Tapos, depende sa kung anong technique nyo. Ang ginagawa ko, pag minsan, binubudbud ka lang. Pero kung gusto nyo maging organized, pwede nyo gawin na ibubudbud nyo siya in a line. Ganun lang. Sprinkle nyo lang siya. Ayan.
Inadampot ko lang siya doon sa aking hand. Kasi binubudbud ko lang siya doon. And some more. Actually, itong seed na to, ilalahat ko na siya kasi napakababa siya kasi yung germination rate niya. I doubt kung mapapakinabang ako pa talaga to. But, we'll try. So, na ilahat eh. Ayan o, medyo... Oops, sorry. Hindi nakita. Ayan o. Marami-rami pa siya. Yan. It's almost done. Yan. So, yan ah. Ready na siya. Kung gusto nyo yung diligan na over, ano, from the top, pwede nyo rin gawin. Bibisik-bisikan nyo lang yan. Ganyan. Make sure na hindi sila masyado na-disturb. Konti lang naman. Basta mabasa lang yan. Okay na yan. Actually, bottom watering, okay na yung kanina. Kaya lang I'm just demonstrating yung another manner na pwede nyo tubigan yung cocoware. Yung medyo na-disturb na siya. Pero okay lang yan. Yun lang. Nakuha lang ako ng konti doon sa fingers. Tapos binibigod ko doon sa cocoware. Kung meron kayong pang spray, okay rin lang. Maganda rin yun. Pero you don't need that naman. Okay lang naman ma-disturb sila from yung place nila. Okay, so, yan. What do we do next? We put back our lid if I can find it. Okay, so, yan. So, dito yung lid. Sara lang natin. Yan. So, yan. Ganyan lang. So, ano mayayari kapag ano? Hanggat hindi pa kayo nakakita ng ako, ginagawa ko, ganito lang siya. Tapos, usually, kung ito, kung mabilis ito mag-germinate, itong seeds na ito, in a day, magkakakita ka ng signs ng germination eh. Pero, kasi luma na nga yung seeds, this is what I do. Yung moist yung loob, tapos meron lid na ganito, tapos may ventilation holes para hindi naman kulob na kulob. Ang mangyayari dito, so magiging sobrang mataas yung humidity doon sa loob nito, which is conducive to germination. So once nag-start na sila mag-crack, tapos yung kapag most na ng mga seeds ay germinated na, bubuksan nyo. Pero habang hindi pa yung nangyayari, I mean, you can totally open it, alisin nyo na yung lid. Pero pag hindi pa, habang hindi pa yung nangyayari, while you are waiting for germination, siguro every... at least twice a day bubuksan niyo tong lid para makakapasok yung fresh air. Habang naghihintay ka, halimbawa, if it takes 2 or 3 days, yung mga days na yun, bukasaran niyo lang itong lid na to regularly every day. Siguro kahit mga 2 to 3 times a day para mag-ano siya, makapasok yung fresh air. Tapos pwede na to. Kung ito yung normal na seeds na yung ano, ang ginagawa ko, nalalagay ko lang to sa area na with a bright but indirect sunlight. Lalo na pag may takip, huwag punin yung ibibilad sa araw. Parang magiging greenhouse yan. So, magiging sobrang init naman doon sa loob. So, bright but indirect sunlight. Once germination starts, tapos most ng seeds nagpuputukan na pwede niyang alisin totally yung lid. Okay? So, ganito lang, ganyan lang. So, we'll just wait for it to germinate.